I have a brisket, a beef meat called brisket. So, pwede kang gumamit ng kahit anong beef, any kind of meat of beef. So, may buto-buto, o yung katulad ng ginagawa natin kalderita, guys. Yun, pwede yun. Mas masarap yun. So, ito ngayon, ang aking recipe is beef meat, onions, celery, and carrots. So, this is very simple recipe, guys. And also, the secret of my recipe stew is red wine or any kind of beer. Pwede mo siyang ilagay. So, ngayon, gagawa na tayo ng beef stew. So, una, guys, magbudbud ako ng flowers. So, habang magbudbud tayo, painitin muna natin yung pan. At maglagay ng cooking oil. Maglagay tayo ng cooking oil. Ayan. So, ngayon guys, ang gagawin ko ay ikot natin ng plain flours ang meat para masarap. Ayan. So, habang kinukutid natin, mimix natin, ayan. Kailangan ano? Ayan. Then, salt. Salt, konti lang lagay mo ng salt. Tamang-tama lang. Ayan. Tapos, pepper. Yung iba guys, gumagawa sila ng beef stew, ay naglalagay sila ng oyster sauce. So, sa akin, simple lang ito kasi hindi natin kailangan lagi may oyster sauce. So, habang inapinit natin to, ito lang. Simple-simple lang to guys. So, imamarinate muna natin. Mas masarap siya pag may oyster sauce, pero wala akong oyster sauce dahil hindi kami gumagamit noon. Ayaw ko lasa ng oyster sauce. So, habang pinapainit natin ang pan, mag-slice ako na. Kasi guys, rushing. Pipikapin ko yung mga bata sa school. So, ayan. Celery, guys. Ika-cut mo lang ng cube. Ayan. Ika-cut mo siya ng cube. Masarap kasi ang beef stew pag may celery. Ayan. Tapos, onions. Cut onions into, guys. Like that. Ayan. So, mainit na ata ang ano ko. So, ngayon, nilagay natin yung meat. Ganyan lang, isa-isa. Ayaw ko nang matalsik. Ayan. So, isa-isa para mag-brown siya. Minsan guys, ang ginagawa ko sa stew, Irish stew, minsan ang ginagawa ko, masarap siya. Yung, ang ginagawa kong sauce ay ano, beer. Talaga siya guys, isa-isahin para malutong ang pagkagawa. Ayan. Tapos, babaliktan mo siya, isa-isa din. Ganyan.
So nagbabrown na siya. Kailangan kasi guys, pag nagluto tayo ay ano, mayroon tayong mahabang patensya, cooking with love, para masarap ang luto. So ayan, nagbabrown na siya, kaya natin magbabrown yan. Mag-slice ako ng onions. So dalawang onions ang ginamit ko guys, kasi masarap pag maraming onions. Itong cooking ko ngayon is good for 4 person, pero dahil ang kasama kong kakain ito, good for 1 person lang ito. So, pwede mo siyang paresa ng boiled rice, or pag gusto mo, ay pwede mo siyang lagyan ng patatas, then paresa mo ng boiled rice. Tapos, pag walang patatas, pwede mo siyang paresa ng, tawag dito, mashed potato. So ngayon ang gagawin ko dito ay siguro ano lang, boiled pasta o boiled rice. Tapos mayroon akong baguette bread para masarap ang kain ng aking asawa. Ganun talaga guys, alaga mo yung asawa mo, kailangan magluto ka ng masarap na pagkain para mayroong forever. At least kahit wala kang trabaho, full time mommy ka lang, hindi magre-reklamo ang asawa mo. Diba? Ganun talaga. So ngayon, ito ay brown na. So kainan natin ang apoy. Ayan. Brown na siya, ilagay natin dito. Ibalik kita sa pan. Tanggalin natin yan sa pan. Then, brown na siya. Ayun guys, painitin natin ulit yung mantika. Now, ang gagawin natin, lagay tayo ulit ng mantika. Tapos, ihulog natin ang ating onions. Onion first. Kailangan onions. Masarap ang onions. Hindi na ako maglalagay ng bawang guys. Ayan. Ganyan lang. Then pa, halo natin yung onion para mag-tender siya. Ganyan. Ayan guys. Bukas ako ng bintana. Ayaw ko gamit ng exhaust pan kasi mainay. So, habang pinapalambot natin yung onion, guys. Ganyan lang siya. Para masarap ang lasa mamaya. So, ngayon, ilalagay natin ang celery. Ganyan. Pati na rin ang carrots. Sarap to guys. Super sarap to. Grabe.
pag ako kumain, uubusin ko lahat yan. Ang sarap, ano, with bread, the baguette. Ang liit ng pan ko, gusto ko malaki at saka ano yung malalim, malalim na pan. Ganito. Nakabili ako last time pero ano, hindi maganda. Tinapon ko na. Kasi parang ano, kinakalawang. So ngayon, ilalagay natin ang meat. Ganyan lang kasimple. Lagay uli ang meat. Yan, halo-halo na lang. So ngayon, ang sikrito dito guys, ay red wine. So itong gagawin, meron akong red wine. So ayan ang gagamitin ko sa aking stew. So ngayon ito, ayan, gusto ko yung kulong-kulo talaga siya, mainit na mainit, para yung amoy ng wine, ang sarap-sarap amoy yun. So ngayon, lalagay natin ng wine. Pwede din beer, any kind of beer guys, pwede kayong lagay. Sa beef stew, gayong Irish stew naman, kailangan ano, maraming parsley and mushroom. Pero ito, simpleng recipe ko lang ito. Ayan. Yung bango-bango talaga. Yung iba guys, pinapaano pa to, pinapaapoy nila dito. Pwede ko rin gawin yun kaso natatakot ako. Baka masunog ang bahay. Sarap-sarap. So ngayon guys, mag-add tayo ng puree, tomato puree. Hindi ako naglalagay ng canned tomato or chopped tomato. Ito ang ginagamit ko kasi ito, mas masarap ito. Kahit sa paggawa ng mga lasagna, ito ang ginagamit ko. Tsaka wala nang ibang ano, canned or chopped tomato. Ito masarap. Yan. Sa magkalat na yung mga tomato paste. So, ay maglagay tayo ng water. Isang water. Two glass of water, guys. Ayun, ihalo mo siya. Dahil hindi ko pa ito na lasahan, halo-halo muna natin. So, salt lang, guys. Pag hindi, pag depende sa lasa, guys, sa panglasa mo ang pag-seasoning. So, masasayo na. Ayan. Dito na ako mag-try kasi ako, asawa ko lang naman kakain. Hindi ba? Ayan, masarap siya. Pero mas gusto ko, mas malasa. Lagyan mo siya ng patis. Ito, patis. Fish sauce. Lagay ako ng fish sauce para masarap. Yan. Hindi muna ako maglalagay ng chili kasi baka gusto ng mga bata kumain. Oops. Ayan. So ngayon guys, kumukulo-kulo na siya. Ita-transfer ko siya dito sa slow cooker. Meron akong slow cooker. Kaya dito ko siya ilagay. Ayan. Mahirap mag-transfer dito guys ng
full pan. Ayan siya. Ayan, tapos na. So, ngayon ilagay natin sa slow cooker. Pag nilagay mo sa slow cooker, dahan-dahan lang guys kasi mainit. That's it. So, ganyan na siya. Nasa slow cooker na siya. Ayan na guys. Ilulutuin ko siya ng 3 to 4 hours in the slow cooker. So, tamang-tama. In 15 minutes, susunduin ko na yung mga bata sa school. So, maluluto na ito ng 1, 2, 3, 4, ng 7 o'clock. Tamang-tama is dinner time ng asawa ko. Ayan. Ilagay ko siya muna sa high in 1 hour, then mamaya ilagay ko sa low cooking, slow cooking. So, ngayon guys, ayan ang kalat ng kitchen ko. So, magpapahinga muna ako. Ang kalat ko guys, nako guys, ito pala ang kwento. Pumunta ako sa shopping. Nag-shopping ako ulit. Bumili ako ng maraming pagod. Katulad ng mga sus. Oh, gosh! Ito, bigat-bigat. Ito, guys, kumuha ako ng 4 dishwashing. Kasi kailangan mag-stack. Magkumuha ako ng 4, hindi ako pinayagan na bumili ng 4. Kailangan, 2 lang. Sinabi ng mga counter sa akin, you only allowed for 2. Kasi no more left. Sa atin guys, pag nagtitinda tayo, masaya tayo pagka maraming bumibili. Di ba? Ngayon, dahil na panic buying, hindi na pinapayagan na bili tayo ng marami. So, ayan. Dalawa ako. Then, ito mga fruits can. Dala-dalawang ano lang allow bumili. So, ngayon dahil pumunta ako sa kabilang shop sa Heron. Ayun, nabili ko sa Heron, 2 malaki. Ngayon, ang nabili ko naman doon sa Coop, 2 maliit. So, ngayon, yung mayonnaise, nakabili ako sa Coop din. At itong mga sauce ng mga curry o baked pasta, nakabili ako, 2. Na-surprise ako kanina, guys, kasi parang napahiya ako kasi hindi ko alam eh. So, ito pala yun. Yung, dapat ito, iba't ibang klase na sauce ay dala-dalawa lang ako alam bumili. Ang ketchup. Mga ganyan. Sus. Kailangan namin yan. Tsaka jam. Ayan, nakabili ako. Ayan guys, ang dami ko pang binili. Ayan, biruin mo. Napag-shopping ako ng ganyan kadami. Kahit wala akong sasakyan. Ayan. Ganyan. Sugar. Butter. Ayan, butter. Dari ko lang. So, yung iba nilagay ko na sa kabilang bahay, sa freezer. So, bumili ako ng maraming sausage, at saka bacon, at saka ano pa. Bumili ako ng maraming tinapay, yung tapos nakailang loaf ako ng tinapay, 4 na loaf. Tapos guys, ano dito, buns andon. So lahat-lahat 'yon guys, pinuno ko na yung freezer. Ang hindi ko lang mabili guys, yung mga gulay na fresh kasi baka mamaya mabulok, hindi namin magagamit. So ang binibili ko ay frozen na beans, frozen na peas. Ayaw namin ng frozen na carrots at saka tawag dito mga gulay na frozen, ayaw namin nung kasi parang ano, watery. So baka ano naman,
Yung hindi ko lang nahanap ay ang toilet paper. Yun ang kailangan. Pero marami akong stock dyan, malalaki. Pero kailangan ko pang magdagdag ng marami. So, siguro bukas maglalakad ako after send ko yung mga bata sa school. Maglalakad ako, pupunta ako sa Tesco. Tsaka bibili ako doon ng maraming tissue or toilet paper. So, guys, thank you for watching!